Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay po ang Diyos sa ating lahat. Amen po ba doon? Binabati ko po ng happy anniversary ang ating kapatid ni Yoli at Junior. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At gayon din naman po, nagpupuri ako sa Panginoon para sa aking kapatid na si kapatid na Aida na nagdiwang ng kanyang kaarawan bukas. Ay, kahapon, I'm sorry. At dahil nga po dito, ladalay pa po ito ng ano. Birthday ulit ni Tita Aida. Alam niyo po, mga kapatid, kahapon second death anniversary ng aking kabiyak. Kaya pinantahan ko po siya ng ganito. At kung ikaw man ay lumisan, huwag mong alalahanin. Mahal pa rin kita. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At para po dito, palakpakan natin muli ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Aida upang isiwalat ang kabutihan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama. At nakaraos na naman ako ng isang taon. Nadagdagan na naman yung aking ano, bonus sa Panginoon. Na ang ma-share ko lang, kasi ginabi kami kahapon. I-share ko lang po kung ano yung kahiwagaan na ginawa ng Diyos sa aming buhay. Na sa dating buhay ko, ayan yung aming pinsan. Kilala niya ako. Kaya hindi pwedeng magsinungaling. Kilala niya ako kung gano'ng katapang. Hindi naman ang tapang ng hiya, ah. Na lahat na ata ng ano, ng sugal. Alam din niya na sumasabong ako. Sa dating buhay ko yon. Nung unang buhay ko, yun yung buhay ko. Na kung saan may sugalan, kung saan may sabungan sa Plaridel, kung saan saan kami nakakarating. Na magulo sa mundong buhay ng tao, makamundong buhay. Na kung paano kami naakay dito na noong unang-unang baba ng Divine Mercy sa barangka, si Tita Edith ang may dala. Nasa school kami kasi meron akong maliit na anak noon. Kinder pa lang yata noon. So 6 years na kasi kami sa chapter ng barangka. Na si Rose Flores yung unang nagsabi sa akin na nag-urirat ako, nagsabi siya sa akin na kung paano ako minaakay na mag-anak, na ang sabi niya sa akin eh, kung gusto ko daw magpapanik ng Divine, na wala akong ka-idea kung sino si Divine, kung ano itsura ng puon na Divine. Ang alam ko, may puon, pero hindi ko alam na may ganyan pala. So, kumbaga, wala as in totally wala talaga. Alam ko may Diyos. Kasi nga bilang ako eh, ligaw na anak niya, wala akong kaalam-alam. Ngayon, nung nagpapanik na sa amin, umakyat yung bumaba ang unang hayo ang kapat ng Divine Mercy sa Barangka chapter, November 28, December 8, ipinanik na sa amin. Ngayon, di ganun, urirat ako ng urirat kung ano yung mga kailangan. May sobre ba? May ganun ba? Wala daw kasi nga wala nga akong idea hanggang sa umakyat bumaba. Buhat naman nung bago pa umakyat sa amin, sumunod na ako sa kanya. Tapos nga, para magkaroon ako ng idea, tapos nga, yun nga, so hanggang sa sumunod na kami ng sumunod, nakarating na kami dito, doon unti-unti na nawala yung pagka-master ko sa lahat ng bagay. Na kung paano niya ako unti-unting binago, na dati, konting salita lang, pag hindi ko naman talaga sinabi, nandun yung tapang ko. Na huwag akong kakantiin, parang ganon.
na wala naman akong sinabi, lalong-lalo na kung wala naman akong sinabi, kahit sino, harapin kita. Ganon yung klase ng buhay ko nung araw. Walang pagtitimpi, wala akong iniisip kundi sarili ko lang, nakitapang ko, matapang ako, ganon. Ngayon, unti-unti sa pagparito ko, nandun yung unti-unti na bago rin ng Panginoon Diyos na sa araw-araw na pagpunta namin dito, yung araw-araw na pakikinig mo, nasa sayo na yung kung papapasukin mo o hindi. So, kagaganon, ngayon po, bago na po yung buhay ko. Hindi na po ako yung konti lang marinig ko eh. Sumusugod na ako, hindi po. Wala na rin po akong sugal. Wala na rin po akong sabong. Pag po nakakakita na ako ng ganun, dun pumapasok yung ganun pala yung buhay ko nung araw. So, naipagkukumpara ko na. Yung kawalang hiyaan. Walang hiya na, kasi kaya ako tinatawag na walang hiya. Wala nga sa ano eh. Wala sa ayos. So, tama ba naman yung anak mo eh, maghahanap ng trabaho, tapos ako naman yung nagaganon lang. So, hindi naman ako humihingi sa kanila ng pera, ganun. Hindi. Kumbaga, sa pera na namin mag-asawa yon. Kung paano nabubuhay na, kung paano ang isang sugarol, doon ko napatunayan ngayon lalo, na ang isang sugarol na buhay ko nung araw, pag humingi yung mga anak ko, wala akong pera. Pero pag sa sugal na, kahit saan nararating ko, yun yung isang unang nabago sa buhay ko, na kung paano yung ugali ko noon, unti-unti nababawasan. Hindi pa naman totaling wala na. Pero hanggang kaya ko na makasunod sa kanya, sa kanyang mga atas, susunod ako. Na hindi ko na, siguro hindi ko na babalikan kung pwede lang. Kaya mga kapatid, kung nananalig at nananampalataya kayo, nandito na yung totoong pagbabago. Although alam ko na may Diyos, meron pa nga kaming pinupuntahan na simbahan. Ang akala ko noon, pag nag-donate ka na halimbawa, bawas na yung kasalanan mo. Nabawasan na yung kasalanan mo. Hindi pala ganun. Na kung papano ako binago ng Ama, nandun na lahat yung pagninilay. Kung papano yung mga nakikita mo sa kapwa mo na hindi na dapat gawin, huwag mo nang gawin. Nandun na yung mabilis na, pag alam mong mali, sa dating buhay ko, sige, so good. Pero ngayon, hindi na. Kumbaga, nakapag-iisip-isip ka na. Na mali pala yun. Sa buong buhay ko, nung unang hindi ko pa siya nakikilala, mabilis ang takbo ng isip ko. At kaagad-agad nandun yung bibig ko na wala, hindi nagpapatalo talaga. Magaling kasi ako eh. Walang tatalo sa galing ko. Ganong klase. Pero sa ngayon po, nung buhat nung makilala ko siya, unti-unti. Hindi naman po karakaraka ganun eh. Kumbaga, pagka kasi lahat ng naririnig mo, pinapasok mo, ninamnam mo, tapos pag nilayan mo, nandun yung bilis na, ay mali pala yun. Kaya minsan, sinasabi nga ng mga anak ko, pagka nasa bahay lang kami, halimbawa Linggo, o kaya may araw na wala naman talagang gawain, tinatanong ako, wala po bang gawain? Pag sinabi kong wala, parang ang matamlay ka eh. Iba daw yung aura ko pag may gawain. Nandun yung saya. So, totoo naman. Kaya nga, kung talagang isa sa isip at puso natin lahat ng mga naririnig natin sa katauhan ng mahal na Apo, ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, talagang unti-unti mababago. At kung ano man yung karamdaman mo na nangyari na rin sa akin, mawawala talaga kung talagang siya lang talaga yung iisipin mo. Wala nang iba. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Dahil siya'y totoong-totoo na buhay siya. Kung yun ay gugustuhin mo. Kung tatanggapin mo siya sa puso mo. Yun lang po at maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa napakagandang pagbabahagi, mahal na kapatid. Sabi niya po kanina, ngayon daw po, tinatanong siya ng kanyang mga anak, pag nasa bahay siya, wala po bang gawain? Ang sabi niya, wala. Sagot ng anak, kanya pala matamlay ka. Pero po noon, nung bago-bago siya dito, na hindi pa siya masyadong nakakatanggap, nakakaunawa,
pag tinatanong siya ng mga anak niya, wala po bang gawain? Sino ang malungkot? Yung mga anak niya. Kasi andun pa din siya sa dati niyang pagkatao. Amen po ba doon? Yung po ba mga anak niyo nalulungkot pag hindi kayo umaattend ang gawain? Hirap sagutin, no? Kasi kuminsan po pag uwi natin, rakatakatakataka pa din tayo, no? Mga kapatid, subalit ang Panginoon ay napakabuti niya. Patuloy at patuloy niya po tayong inaakay. Patuloy at patuloy niya po tayong binabago sa kanyang matahimik na kaparaanan. Amen po ba doon? Amen na amen po yun, sapagkat kumikilos ang Diyos sa ating buhay nang hindi natin namamalayan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang malakas ang buhay na Diyos. At dahil po dito, hambing po yan sa salita ng Diyos. Kung saan, pag nating binabasa ang Biblia, ang mga nakatala dito, ang hirap unawain. Amen po ba? Ang hirap unawain. At kuminsan po't madalas, kapag tayo ay nakikinig ng homilya sa simbahan o kahit sa mensahe dito sa banal na dambanang ito, may pagkakataon na hindi pa rin natin maintindihan ang mga talinghagang winiwika ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba doon? Sapagkat ang pagkilala po sa Panginoon ay hindi ganong kabilis. Ang pagtanggap po sa kanyang kalooban, mabuting kalooban ay hindi rin ganon kabilis. It takes time to learn. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Dahil kagaya ko rin po siguro kayo, na sa pasimula ay hindi ko rin nawawawaan. Parang kapatid lang din ako, parang kapatid na Aida din noon, ako din, lagi lang ako doon sa may tapat ng pinto na yon. At nung bago-bago dito si kapatid na Aida, lagi lang din siya doon at nakikinig. Subalit nang tanggapin ko ang Diyos, ang lahat ng salita niyang tumitimo sa aking kaisipan at kalooban. Luha ang katapat. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, yayamang wala pa ang ating mother of the house, nais kong bigyan natin ang pagkakataon ng isang kapatid na mag-alay sa atin ang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Tess Patawaran. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat ko'y King
patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingin. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Pupuri ka, salamat po, Ama. Salamat po. Salamat po sa napakaganda mong awitin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Mga kapatid, marapit lamang po na sa bawat araw tayo ay magpasalamat sa Panginoon sa bawat biyayang ating natatamo, sa buhay na pahiram, sa kapayapaan na ating kaisipan, sa bawat galak na sa atin na ilaan, maging kung may kapighatian man at may dalahin sa buhay, patuloy pa rin tayo magpasalamat sa Kanya sapagkat ito ay isang napakayandang kaparaanan upang higit nating makilala ang kabutihan ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At bago ko po tawagin ang ating Mother of the House, pagbigyan niyo po ako. O Diyos, amang makapangyarihan, papuri sa iyo ay walang hanggan. Salamat po sa bawat araw na ako'y tinitigib mo ng kagalakan sa kabila ng mayroong kapighatian. Salamat po, Ama, sa katatagang sa akin na iyong ibinigay upang matanggap ko ang lahat, ang hamon ng buhay. Salamat po, Ama. Ako'y inakay mo sa dakong ito upang akyong ituwid, akayin sa mabuting landasin. Salamat po, Ama, na binigyan mo ako ng pagkakataong higit na makilala ka. At sa bawat araw ng aking paglilingkod, maging makagalak-galak po nawa ito sa iyong kalooban. At nawa po, Ama, habang araw na ako'y naririto sa mundong ibabaw, huwag mo po akong bibitiwan at patuloy mo akong bigyan ng katatagan upang mapaglabanan ang lahat ng hindi mainam. Salamat po, Ama, sa kabiyak ng pusong sa akin na iyong ibinigay. Bagamat siya ay binawi mo na, subalit salamat po, Ama, sapagkat ang kabutihan ng puso niya ang nakintal sa akin. Ang magandang halimbawang ipinakita niya sa mga anak niya. Salamat po, Ama. Gayon din po, binawi mo man ang aking manugang sa maagang taon. Salamat po, Ama. Ang paghihirap niya ay winakasan mo na. Kahit patuloy po akong dumudulog sa iyo, patuloy mo kaming bigyan ng katatagan sa buhay na maipaglaban ka. Maipaglaban ang hamon ng buhay. Maipaglaban ang lahat ng di marapat upang sa katuwiran, mabuting daan, kami ay nalaan. O dakilang Ama, walang hanggang papulit pa sa salamat ang itinataas ko sa iyo.
at sa dalawang taon ng paglisan ng kabiyak ko, nawa po Ama, ay kapiling mo siya. Salamat po. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, habang naririto po tayo, masarap magmahal. Masarap magmahal ng may katapatan sa ating kalooban. Kaya po habang andito pa tayo, let's all love one another at maging mababa sa lahat ng sandali upang ang lahat ng maganda natin ginagawa ang siyang makintal sa ating pagkatao. At gaya po ng lagi kong sinasabi sa aking mga anak sa Kawan 12, ang lahat ng bagay na ginagawa nyo, mabuti at masama, ang siyang nagpapakitang salamin sa inyong pagkatao. Palakpakan po natin ang buhay ni Jones. At yayamang narito na po ang ating Mother of the House. Palakpakan po natin ang buhay ni Jones para sa ating Mother Marisa. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Tunay nga po na sa bawat araw, hindi po nakakalimot ang ating Diyos na tayo ay lingapin, mahalin, padamhan, at patuloy na pinahihiram ang ating hilinga, ang ating buhay, upang damhin po natin na tayo'y mahalaga. Amen? Opo, tama po si Mami Promise. Habang nabubuhay ka, magmahal ka. Magmahal ka ng totoo at hindi mo ito kalulugihan. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ang mga kaganapan sa buhay natin ay isang kwento na tayo rin ang bumubuo. Amen? At sa bawat kwento po, kapag napasimulan mo na, ikaw mismo na sumusulat nito ay hindi makokontento hanggat hindi natatapos. Amen? Ganyan din po ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat kung sa una po na pagsunod natin ay unti-unti tayong hinulman niya upang makilala siyang lubos, dumaratal po sa buhay natin na may pipigil. Amen? Merong nagiging tukso para alisin ka doon sa pagmimithi mo na makilala ang ating Panginoon. Ngunit kung matatag ang iyong pananalig sa ating Panginoon na ang kwento ng buhay mo at niya sa buhay mo ay paninindigan mo na makakatapos ka, hindi ka nag-iisa. Buhay po ba ang Diyos? Opo, mga kapatid. Sapagkat sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, hindi libre, lalo na ang mga lingkod sa pagdalisay. At minsan po, sa aking pagsusuri at pagninilay, mentras na hinahanap mo ang kalooban ng ating Panginoon, naroon din ang pagmimithi ni kalaban na lumayo ka sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit, huwag po tayong patinag. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi tayo bibitawan. Kundi ang tao ang bumibitiw sa ating Panginoon, kaya sila'y napapahamak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sapagkat, di ba, sabi nga ng ating minamahal na Apo Kunching, nung mga nakaraang mga araw, ang may hawak ng kapalaran natin ay ang ating Panginoon. Amen? Kaya, kung ang ating Panginoon, ang alam natin na may hawak ng ating kapalaran at ng bukas, bakit ka bibitiw sa Kanya? Amen? Kahit ano pa ang pahintulot na maganap sa buhay mo, huwag na huwag kang bibitiw sa ating Panginoon. Sapagkat siya lamang ang tunay na siya na makapagliligtas sa ating lahat at maaari nating maasahan sa oras ng ating paa ay nasa ilalim na ng bangin. Buhay po ba ang Diyos? Eman po ba yun? Hindi naman niya pahihintulutan yun eh. Lalo na kapag hindi patakda. Buhay po ba ang Diyos? Minsan lang po, parang nagkakaroon lang, parang andun lang yung parang napapagod ka sa pakikipaglaban mo kay demonyo dahil sa mga pagdalisay na pahintulot. Ngunit, patuloy na binibigay ng Ama ng lakas sapagkat hindi ka tumitigil sa pagdulog sa Kanya para tulungan Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kapatid na Marisa, bakit ganyan ang tono ng pagbabahagi mo? Sapagkat nararamdaman ko po, hindi lang po kami ang dumaranas ng pagdalisay. Maging kayo rin po. Kahit hindi kayo magsalita, sa iba't ibang mukha ng pagdalisay, bawat isa sa atin may pinagdaraanan sa kasalukuyan. Tama po ba? Kahit hindi kayo magsalita, nababasa ng ating Panginoon na meron kayong hinihingi na tugon mula sa ating Panginoon sa bawat pinagdaraanan ninyo. Ngunit ang pasubali ng ating Panginoon sa mga pinagdaraanan na yan, huwag mong kainipan ang kaya niyang gawin
huwag mong kasawaan ang dumulog sa Kanya at huwag na huwag kang lumimot na lumapit sa Kanya sapagkat gaano man katagal niyan, kung araw-araw kang mangungulit, pagbibigyan ka rin niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sapagkat araw-araw, sabi ko nga po, Chinese New Year ngayon, ano po? Napakaraming nagtanong na ang, ano ba ang magiging kapalaran ng 2022. Walang nakakaalam. Kahit may karunungan ng tao, yung mga prediction na sinasabi nila, pwede kasing kontrolin ng Panginoon yan eh. Hindi, pwede po kasi na hindi maganap yung sinasabi nila. Tama po ba? Kasi sa mga prediction po kasi na naririnig natin, mas lamang kasi dyan yung negative. Na natatakot ang tao. Kaya anong sagot ni kapatid na Marisa? Hindi ko naman sasabihin sa inyong huwag kayong maniwala. Nasa sa inyo pa rin po yun kung paniniwalaan nyo hindi. Ang mahalaga, huwag kayong matakot sa bawat salita ng tao kung prediction lang ito sapagkat may tunay na Diyos na magkocontrol ng lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ngunit ang pasubali, kapag ang banal na Espiritu ang nagbadya sa inyo, paniwalaan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Opo, paniwalaan nyo sapagkat walang pagkabula ang kanyang salita. Walang pagkabula. At talaga pong lahat ng sinasambit ng banal na Espiritu kapag mula sa Kanya, sadya pong magaganap kahit matagal pa kapag maghintay. Amen? Kaya bawat araw po, sabi ko nga po, bawat tao, itinalaga ng ating Panginoon na mabuhay sila na may kanya-kanyang oras at araw para isilang sila. May kanya-kanyang taon at buwan para din isilang sila. At ang bawat taon, buwan, araw na ibinigay sa bawat tao, may kanya-kanyang kaganapan na ibibigay ang Ama na hindi magpare-parehas. Tama po ba? Opo. Ayan, nakapalit na Marisa, pinapaliwanag mo na. Hindi, ito po binabahagi eh. Kailangan ipaliwanag. Sapagkat hindi maaaring magparehas kahit ang kambal. Bakit kapatid na Marisa hindi magpaparehas ang kambal? Ikambal nga sila. Magkaiba pa rin sila ng oras. Hindi sila sabay kinukuha sa tiyan ng magulang. May isang nauna. So yung interval po ng minuto, mayroon pa rin kakaiba na mangyayari sa kanya na maaaring hindi mangyari sa kanya. Tama po ba? Kaya bawat araw po, ialay natin sa Ama ang bukas ng 2022 sapagkat siyang nakakaalam kung anong para maganda sa mga anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang binasihan po natin ay ang karunungang panlupa, matatakot kayo. Amen? May negative traits, may positive traits. Ngunit dumiretso tayo doon sa kalooban ng ating Ama na kahit negative pa yan o positive pa yan, ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano magiging hantungan ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po ang nais kong bigyan ng diin. Ano man ang pagdaraanan natin ngayong taon, huwag tayong bibitiw sa Diyos. Amen? Kapag dumarating sa isip mo na may bumubulong sa'yo na nasaan ang Diyos mo sa oras na ikaw ay nagigipit? Nasaan ang Diyos mo sa oras na ikaw ay pilahod na sa problema? Pulong ng kalaban po yan. Amen? Kaya kung inyo pong narinig, kailan lang, nakita ko po sa Facebook, yung Miss Universe po na nag-candidate SA, 2019, dahil sa depression. Ang talino niya, ha? Napakatalino niya. Kaya, ito po yung labanan natin. Yung bulong ng kalaban. Na kapag hindi mo nilabanan, dahil kulang ka sa pagkapit sa ating Panginoon, nakabitiw siya, nakabitiw ka, subalit ang ating Panginoon ay pilit kang kinukuha, talaga pong ganun ang mangyayari. Amen? Kaya kailangan pong mangibabaw sa isip at puso natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon upang ang bulong po ng kalaban ay hindi manahan sa isip natin. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang bulong po ng kalaban, in-entertain natin sa isip natin, hindi ka patutulugin. Tama po ba? Hindi ka patutulugin. Kahit sabihin mo na hinahimay mo yun ng positibo, pag si kalaban ang nag-udyok sa'yo, pag hindi ka nakatulog, maghapon, magdamag, sigurado may mababago sa katawan mo. Amen? Ngunit ang kapayapaan na dulot ng ating Panginoon, dahil nakakapit ka sa Kanya na mahigpit, hindi Kanya pababayaan kahit sa pagtulog mo, sapagkat ang ating Panginoon ang may hawak ng buhay ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? May mga pagkakataon na maliwanag na sa isip ko ngayon.
na wala sa kamag-anak ang totoong kaanak. Tama po ba? Wala. Na ilalabas na ngayon ang katotohanan na nakatala sa Biblia na ang tunay na kapatid mo, ang tunay na kaanak mo, ang tunay na magulang mo ay yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama. Amen? Kapag ang kaanak mo ay hindi kasunod ng kalooban ng Ama, hindi kayo maglalapat. Amen? Kaya napansin niyo po ba sa mga sarili niyo, mas masarap magmahal ang ibang tao kaysa sa kaanak? Sorry po. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Naku, kapatid na Marisa, ikaw lang yun. Yung kaanak ko, mahal ko. Ewan ko lang. No comment. Ano po? Hindi po. Sa aking pagninilay at sa aking karanasan, mas masarap po talagang magmahal ang hindi mo kaano-ano. Sapagkat yun ang gusto ng ating Panginoon. Bawat taong nagmamahal sa'yo na hindi mo kadugo, yun ay pagmamahal ng Diyos. Amen. Ang tunay na pag-ibig ang kanilang nadarama, kaya napadama sa'yo na mahal ka nila. Minsan po, sorry ah, may mga kaanak. Kaanak mo na yun. Kaanak mo na yun. Pero bakit ganun? Ang gusto nila makita ka, bagsak ka. Amen daw oh. Ganun. Ang gusto nila makita ka na hilahod ka na. Pagtatawanan ka pa kapag gumagapang ka na sa hira. Subalit ang ating Panginoon may sasaklolo sa'yo na hindi mo kaano-ano. May sasaklolo sa'yo na hindi mo kadugo bilang tao, ngunit isa ang pinagmulan. Ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? May gagamitin at gagamitin ang Diyos para sa'yo. Kaya huwag kang bumitaw. Huwag mong kainipan ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Okay lang. Lumuha ka. Karapatan mo yun, lumuha ka. Masarap lumuha. Sapagkat kapag ang luha mo ay inilabas mo, sa harapan ng ating Panginoon, maaantig ang puso niya. Ngunit kapag ang luha mo ay inimpit mo at nilagay mo sa puso mo, magiging galit yan. Amen? Dahil kaawaan mo ang sarili mo. Ngunit kapag may binulong ang Diyos sa'yo na ilabas mo ang luha mo sa kapwa mo, kalapat mo, magiging hawahan ka sapagkat nagbigay ng saklolo ang Diyos sa'yo upang makagaan sa kalooban mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po nangyayari sa mga nagsisuicide. Hindi po nila labas yung damdamin nila na iniisip niya agad nila ay walang makakaunawa sa kanila. Hindi sila mauintindihan. Kaya doon na po nagsisink in sa puso nila, sa buo nilang pagkatao at wala na silang narinig na kahit na ano kundi yung bulong ng demonyo. Kitlin mo na ang buhay mo. Kitlin mo na ang buhay mo. Ay walang nagmamahal sa'yo. Kitlin mo na. Wala na, wala nang kwenta ang buhay mo. So, pag mahina ang aabutan nito, talaga pong maglalagay ng tabit, tubid, tutungtong sa mataas, tapos magaganon na. Huwag niyo pong pahintulutan na ito ay gawin. Amen? Sapagkat hindi ito binigay ng karapatan ng ating Panginoon para kitlin natin ang sarili nating buhay. Kundi ang lahat ay may takda at ilagak natin sa ating Panginoon. At kung may mga pamilya man po kayo na dumaranas ng ganito, ibigay niyo po ng buong puso ang puso niyo para makalapat sila sapagkat kailangan nilang makahinga. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kaya nadidevelop po ang depression dahil hindi po nakakalabas yung laman ng puso nila. Amen? Walang nakakaunawa sa kanila. Opo. Kaya bawat araw mga kapatid, ito po yung gusto kong bigyan ng punto sa inyo. Huwag kayong bibitiw sa Diyos. Amen? Huwag kayong bibitiw. Sapagkat walang ibang makapagliligtas, kundi ang ating Panginoon, sapagkat ang mga tao nag-iisip ng hindi maganda para sa buhay nila, ay kayang baguhin ang isip ng ating Panginoon on the spot. Amen? Kaya kung ito po ang mimithiin ng bawat isa, mabubuhay, walang malulumbay na kaanak, walang malulumbay na kamag-anak, kundi kung paanong nagbibigay ka ng galak, magalakin mo naman ang mga kaanak mo. Buhay po ba ang Diyos? Eme po ba yun? Opo. Minsan po talaga, pagtutulungan ka pa, Pagtutulungan ka pa. Talaga po, naniniwala ako sa sinasabi na kapag ang inabutan ng isang demonyo ay nakita na mahina, lalabas ang demonyo, mag-aakay pa ng kasama para bumalik sila na marami.
Tama po ba? Ngunit kapag ang inabutan ng demonyo po ay ang kapit sa Panginoon ay napakahigpit, nakukusang aalis ang demonyo, hindi makakadikit sa'yo. Tama po ba? Opo. Talaga, kaya lakasan niyo po yung loob niyo. Nag-uumpisa pa lang tayo, pangalawang buwan pa lang po ito. Unang araw ng pangalawang buwan ng mga puso. Malayo pa ang ating tatahakin. At ang magaganap sa susunod na mga araw, buwan, taon, tanging Diyos lang nakakaalam, ngunit makinig po kayo sa banal na Espiritu sapagkat nagbababa siya ng badya. Buhay po ba ang Diyos? Ako, kapatid na Marisa, nakakatakot na sinasabi niyo. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Amen? Nagbababa ng badya ang ating Panginoon upang ipaghanda tayo na pagtibayin ang ating pananalig at pananampalataya sapagkat pagkaraan ng first quarter, umpisa na po yan ng laban. Amen? Ng laban na tayo ay lalaban, takalaban, sapagkat humahawak at kumakapit tayo sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, halina po kayo. Sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo, mithiin po natin na madama ang ating Panginoon. Kahit sa napakaliit na oras na ilalagak mo sa Kanya, ibigay mo para sa Kanya. Huwag mo itong ipagdamot para sa ating Panginoon. Kahit saan ka naroroon, kahit isang pikit lang. Ito po kasi yung binabahagi. Kahit isang pikit lang. Kahit pumikit ka lang sa gilid o kung nasa loob ka ng CR, huwag na huwag mong iwawalay na hindi ka nakakonekta sa Diyos. Hindi ko alam bakit. Siguro po, kapag itinakda na ng Ama, maaalala niyo ang bawat pahayag. Lagi niyo pong tatandaan na ang ating Panginoon ay hindi bumibitiw sa ating lahat. Kaya nga po may ginamit po siya eh, ang ating minamahal na Apo Kunching, kaya nga po may banal na Espiritu eh. Sapagkat gusto tayong ilaban ang ating Panginoon na siya ang manalo sa mundong ito. Buhay po bang Diyos? Gusto ng ating Panginoon na siya ang manalo sa iyo, hindi si kalaban. Kaya bawat minuto ng buhay mo, kahit saan ka naroroon, huwag mong kalimutang dumulog sapagkat anuman at saan ka man, anuman ang maging kaganapan, walang ibang makapagliligtas sa iyo kundi ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, halina po kayo. Nawa po, ang binahagi ko po sa inyo ay muling pagbukas ng diwa na sa bawat minuto ng ating buhay, walang makapagliligtas na kapwa, kundi tanging Diyos lamang, kaya doon tayo manghawakan na mahigpit, kapit na kapit, sapagkat kailanman hindi magbibitiw at bibitawan ka, hindi ka bibitawan ng ating Panginoon. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother of the House, sa napakaganda mong pagbabahagi. Tama po ang ating Mother of the House, ang kanyang mga tinuran ay hindi isang pananakot, kundi pag-anyaya sa atin upang sa bawat araw natin ng ating buhay, patuloy tayong manangan sa Panginoon, tayo sa Kanya ay kumapit, at huwag na kayong mapagod na sa Kanya ay dumulog, magpasalamat, at manalig na mayroon siyang magagawa sa bawat sandali. Amen po ba yun? Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, napakapalad po na ating lahat na naririto sapagkat tayo ay naakay ng ating Panginoon. Hindi po sarili natin na nagdala dito, kundi ang Panginoon. Upang sa gayon, siya ay ating makilalang lubusan at sa bawat araw, siya ay ating mapakinggan. Yayamang wala pa po ang ating mahal na Apo, nais kong tawagin ang isang kapatid upang makapagbahagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na J.R. Cao. Salamat po. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Sa bawat bahagi niya, kung ating nanamnamin, isang katotohanan po, magiging handa tayo kung tayo nakakapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Maraming kaganapan, maraming magaganap, sabalit tanging Diyos lamang ang makapagbibigay at siya lamang ang magpapahintulot. Kaya po, salamat sa dakong ito. Bilang isang kapatid na JR,
patuloy din pong kumakapit sa ating Panginoon. May mga pagsubok, subalit iba kapag ang Diyos ang kasama mo sa bawat araw. Yun po yung mga bahagi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Wala kang pagkukunan ng lakas kung di siya. Tama po ba? Sapagkat ang ating Panginoon, kagaya ng bahagi, patuloy lamang nakatunghay sa bawat isa sa atin. Kaya po tayong mga tagasunod, mga alagad, tanging Diyos lang nakakabatid kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. At sa bawat pinagdadaanan natin, mga kapatid, ang Diyos ang sandigan. Kaya po, ano ba yung pinagdadaanan mo? Karamdaman ba? Walang kagalingan kundi ang pananalig sa ating Panginoon. Sa mga mahal mo ba sa buhay? Walang tanging sagot kundi pakikipagniig sa ating Panginoon. Yan po yung isang mga bagay na dumadaan sa ating buhay, sa aming buhay, bilang patuloy na nagtitibay sa dakong ito, sapagkat ang dakong ito, minsan lang mananawagan ng Diyos. Isa kami sa mapalad na tinawag ng ating Panginoon sa maglalabing anim na taon, bakit patuloy kaming naririto? Sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu upang manahan sa bawat isa sa atin. Kaya po, ano nga ba yung bagay na hindi mo magugustuhan? Mga kapatid, kanya-kanya tayo ng paglapit sa Panginoon. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan sa ating Panginoon. Maging mahal mo sa buhay, maging anak mo, maging kabiyak ng puso mo, hindi mo kayang ilapit sa Panginoon. May kanya-kanya tayong paglapit sa Panginoon. Kaya po, sa buhay natin sa mundong ito, wala tayong gagawin kundi paniwalaan. Wala tayong gagawin kundi pasalamatan ng dakong ito, sapagkat ang dakong ito ay itinatag ng ating Panginoon. Sapagkat nagaganap na nga po, anumang bagay na itinatag ng Diyos, hindi kayang buwagin ng tao. Amen po ba? Ito po ang dakong ito. Kaya mapalad ka kung sa dakong ito'y nakinabang ka. Mapalad ka kung isa ka sa dakong ito na naramdaman mo ang Panginoon. Kaya po, ang pasasalamat namin sa Panginoon, kaming magkakapatid na tinawag sa dakong ito, nawala na po yung isa, subalit bakit patuloy kaming nagtitibay? Sapagkat ang ibinigay sa iyo, iba sa ibinigay sa iyong kapatid. Sapagkat ang Espiritu, ipinagkalob sa iyo ng Panginoon na hindi nalaman ng iyong kabiyak ng puso. Yan po ang katotohanan. Kaya po, sa ating lahat, patuloy lamang po tayo magtibay, patuloy tayong manambitin sa ating Panginoon, sapagkat anuman ang dumating sa ating buhay, kapag ang Diyos ang kasama natin, mahuhulog po sa ating lahat. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Isang paalala po, bukas po ang ating banal na gawain ay magsisimula po sa 4:00 ng hapon. Maraming salamat po sa lahat ng nag-alay ng awit at nagsipagbahagi. Magsilhod po ang lahat. Tanda ng pagbibigay galang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Ang pahayag mula sa aklat ni Propeta Isayas. Kawawa kayo na mga laging naghahangad ng maraming bahay.
at mga dagdag na bukirin hanggang sa makuha ninyo ang lahat ng lupain. Sinabi sa akin ni Yahweh, malalaki at nagagandahang mga bahay ay maiiwang walang nakatira. At sa bawat 8 ektarya ng ubasan, ay 5 galon lamang ang makukuhang alak. Bawat 10 kabang inihasik, 1 kaban lamang ang aanihin. Kawawa ang mga maagang bumangon at inuman agad ang kanilang habol. Hanggang sa makalampas ang dapit hapon, alak pa rin yaong iniinom. Tugtog ng kudyapi sa saliw ng alpa, tunog ng tamburin at himig ng plauta, at saganang alak ang libangan nila, ginawa ni Yahweh hindi alintana. Kaya ang bayan ko'y madadalang bihag dahil nga sa kanyang pag-aasal bulag. Daranas ng gutom ang mga pinuno at matinding uhaw ang maraming tao. Ang lahat ng tao'y mapapahiya, ang mga palaloy pawang ibababa. At itong si Yahweh na makapangyarihan ay dadakilain sa kanyang paghatol sa pagpapakita niyong katarungan ay makikilala na ang Diyos ay banal. Kawawa kayong mga makasalanan na hindi makaalis sa inyong kasamaan. Sinasabi ninyong, dali-dalian mo nang aming makita ang iyong gagawin. Maganap na sana ang panukala mo o banal ng Israel nang malaman namin. O kawawa kayo mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at ang masama naman ay minamabuti. Ang kaliwanagay inaaring dilim at ang kadilimay liwanag ang turing. Mapait na apdo ang sabi matamis at ang matamis ay minamapait. Kawawa rin kayo mga may akalang kayo ang marunong at matatalino ang inyong palagay sa inyong sarili. Kawawa kayo mga nangunguna sa pag-iinuman, mga dalubhasa sa gawang maghalo ng inuming alak na pagsasaluhan. Pinakakawalan ang may kasalanan ng dahil sa suhol at ang katarungay ipinagkakait sa taong matuwid. Ang pinaggapasa ng trigo at dayaming tuyo'y kakanin ng apoy. Ang bulaklak nila'y parang alikabok na pailan lang matapos masunog. At ang ugat nila'y dagling mabubulok. Ang dahilan nito'y tinalikda nila ang batas ng Diyos na makapangyarihan. At ang salita ng banal ay kanilang winalan ng halaga. At ang pahayag mula sa aklat ng mga awit. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, O Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo magpakailanpaman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y iyong kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Yahweh ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti. Sa dumadalangin at sa nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, O Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Tumaraing ako kung mayroong bagabag. Iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sinumang Diyos ay wala kang kawangis. Ang iyong gawa'y walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adhikain, ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Yahweh, tunay na mabait, tapat at totoo wagas ang pag-ibig, lubhang mabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas, yamang naglilingkod sa iyo ng buong tapat. Pagtulong sa aki iyong patunayan, upang mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nila yaong katibayan na ako'y inaliw mo at iyong tinulungan. Dakila ka, Ama, tunay na mahiwaga. Bawat saglit ikaw ang maasahan sa lupa. Ang iyong kapangyarihan ay di nawawala. Patuloy gumagawa ng mga himala. Sapagkat ikaw ay Diyos magpakailanman, Diyos na butihin kaninuman. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Mula kay Marcos. Muling tumawid si Jesus sa ibayo, nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak mong dalagita. Kung maaari sana, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya? May isang babae roon na 12 taon ang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagpapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, pagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya bumalik siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus.
nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. Bakit pa ninyo abalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya sa kanya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "ining." "Sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na. At namangha ang lahat, mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Sumainyo nawa ang paghahari at pangunawa sa inyo ay mabuksan pawa. Kapayapaan sa inyong lahat, mga minamahal ko. Kumisan sa buhay ng tao, kapag marami siyang dinaranas sa buhay niya, halos mawala na siya ng pag-asa, nawawala na ng tuwa, nawawala na ng ligaya, ginugupo ang sarili. Subalit ano baga ang ibig ng ama? Ang wika niya ay maliwanag. "Hanapin mo ako at iyong masusumpungan. Manahan ka sa liwanag at ang lahat ng bagay ay iyong mauunawaan. Ang hindi mo kaya, mayroong magbibigay ng kakayanan sa iyo. Ang wala ka, ay mayroon siya para bahaginan ka kung nararapat na ibigay sa iyo. Walang imposible, lahat ay posible." Nekaramenia hanam, nekaramenia hanam, nekaramenia hanam. Maliwanag ang tinuran. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." Hindi pinakinggan ang kanyang mga alagad. Bagkos ang tinuran ay, "Manalig ka." Mga inibig ko at minamahal, kumisan ang tao ay hiling ng hiling, dulog ng dulog, yung hinihilingan niya at dinudulugan na hindi niya kilala. Kilalanin mo yung dinudulugan mo, yung hinihilingan mo, at nang mapabatid sa'yo, "Sino ba ako, anak ko? Di ba't ako ang Diyos mo? Ba't mag-aalinlangan ka sa magagawa ko? Sino ba ako, anak?
na tinatawagan mo. Hindi ba ako ang iyong Panginoon? Bakit di ka magtiwala nang mapakita ko sa iyong hiwaga? Sino nga ba ikaw sa aking pananaw? At sino ako na hindi mo nasisilayan? Ika'y anak ko na minamahal at ako ang iyong Diyos na di mo man nakikita may gagawin sa iyo. Buhay bang Ama! Ano nga baga ang kaukulan ng ibig ng Ama? Ano nga ba ang mga kaukulang ibig niya? Ang kaukulang mabuti, makabubuti, kabutihan, at ikabubuti. Dahil siya ang kabutihan, siya ang pugad ng kabanalan. Kaya't kapag sinandig mo sa kanya ang iyong buhay, may hiwaga at himala na hindi mo batid, kumikilos siya pawa. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Pinangunahan ang guro. Anong tinuran? Bakit niyo pa ginagambala ang aking angguro? Pinakinggan ba? O bagos ay halika at inaya isinama ang dalawang alagad. Mga minamahal, sadyang napakabuti ng Ama sa tatlong bahagi ng mga alagad na ito. Ang pananalita na para bagang alam nila ang gagawin. Na para bagang sila ang dapat sundin. Ngunit pinangibabaw ba yaon? Hindi. Kaya balikan natin. Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, pagkang mabagabag, manalig ka. At wala siyang sinama, kundi si Pedro, bali tatlo. At ang dalawang magkapatid, na si Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay na tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulong mga tao. May mga nananangis at may nananaghoy. Iba pala yung panangis at panaghoy. Iba yung nananaghoy, yung at yung mga tumatangis na kumisan. Hindi rin alam sabihin ng tao yung hindi rin alam ng tao yung kahulugan ng nagtutungayaw at saka yung nagsasalita. Kapag nagtutungayaw ka, para kang walang preno ang pananalita. Tutungayaw ka, sigaw ka na sigaw. Nanggugulo ka. Iba't iba ang ginagawa ng tao sa daigdig na ito. Iba't iba ang layunin ng tao. Ngunit ano nga ba ang layunin at ginagawa ng Ama para sa mga anak niya? Ang mabubuti't ikabubuti na makabubuti at ang layunin ay ang mapabuti silang lahat. Buhay bang Ama! Kung inyong pagbabasihan ang kaganapan noon, ano ba ang naiiba? Ano ba ang pagkakaiba? Ang mga istorya lamang. Ang mga tao lamang na nakapaloob sa mga istorya. Subalit, ang himala, ang hiwaga, at kadakilaan ay paulit-ulit lamang din. At patuloy na ginagawa at napangyayari sa lupa.
kung papaano ang batang 12 taon at ang 12 taon naman na dinudugo ay inyong pagnilayan sa 12 lipi ni Abraham. Iba't ibang kaganapan, iba't ibang nagaganap sa iisang pagpapatotoo ng Diyos Ama ang pinakahigit na marapat na kilalanin at may magagawang mabuti kaninuman. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa patnubay ng Espiritu Santo, sa pangalan ng anak na isinugot ibinaba sa lupa, nagkakaroon ng ugnay-ugnay na pangyayari at iba't ibang pangyayari na isa lamang ang tinutukoy at kahihinatnan ng pananampalataya. Ang makita na may magagawa ang Ama sa buhay ng bawat nananampalataya, sa buhay ng bawat nagtitiwala sa Kanya. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. Kung paano ngayon din ay gayon, minsan sa iba't ibang paraan na hinanap mo ang kagalingan mo, hindi ka gumaling. Iba't iba na ang ininom, iba't iba na ang nanggamot, iba't iba na ang kaparaan ng ginawa, walang kagalingan. Halos maubos na, ang iba'y lupad na, simot na simot pa. Wala pa rin nangyayari. Ngunit sa isang iglap, may pinangyayari. Buhay ba Ama? Pinatototohanan lamang na ikaw tao ay tao ka nga. Ngunit ang Diyos mo at Panginoon mo ay Diyos nga. Kaya kung nananalig at nagtitiwala, mayroong magagawa. Buhay ba nga Ma? At yan ang pawang katotohanan mga minamahal. Sa isang iglap, kung inyong susuriin, sa isang iglap lahat ang pangyayari. Kay luwat na binata, kay hirap ang dinanas, sa isang iglap, babae na nakipagsiksikan ay pilit na humawak sa baro at naramdaman niya ang pagtugot ng kanyang pagdurugo at ang may kasuutan sa barong hinaplos niya o hinawakan ay may naramdaman din kapangyarihan na sa kanya'y lumuwal. Dalawang istorya, dalawang anggulo sa buhay bilang tao. Ang nagkatawang tao, may naramdamang lumabas na kapangyarihan sa katawan. At ang babaeng may karamdaman, may naramdaman namang tumugot ang pagdurugo. Ibig sabihin, bilang katawan, may pandama, kapwa, ang tinatawag na nagkatawang tao, at ang tao sa daigdig na ito. Mga inibig at minamahal, wala namang nabubuhay na hindi marunong dumama at walang pandama. Ang patay ang walang pandama at di nakadarama. Ngunit ikaw bilang tao, may pandama kang nararamdaman, kaya lamang kung magkaminsan pinapakli ng tao ang damdamin nila. Nararamdamang nahihirapan sila sa ginagawa nila, ngunit hindi nila maisuko ang ginagawa nilang gusto ng katawan, ayaw ng Espiritu. Mayroon namang gusto ng Espiritu, ayaw ng katawan. Kaya't kung susuriin ninyo, ang espiritu'y iba sa katawan at ang tao'y iba sa Diyos ng katotohanan. Subalit, kung lahat nga lamang ay may pananalig na buhay, may pananampalataya na matapat at tunay na nananalig at nananampalataya, tandaan ninyo, walang hindi maibibigay ang Ama
Ne karamenya hanam. Ne karamenya hanam. Ne karamenya hanam. Balikan natin. Dumating ang isang lalaking may nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay pang siya'y gumaling at mabuhay. Nag-aagaw buhay! At ito namang isang babae. Isang babae roon na 12 taon nang tinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkos ay lalong lumubha. Mga inibig ko at minamahal. Kapwa nangangailangan ang isang bata at isang may gulang. Palatandaan lamang bata at matanda. May pangangailangan. Ang bawat isa'y may pangangailangan na kung hindi maibigay ng tao, may magbibigay sa pangangailangang hindi maibigay ng tao ang kagalingan. Mga inibig ko at minamahal, buhay at kamatayan, isa lamang ang nakakaalam. Sa bawat dinaranas at karanasan ninuman, tanging ama lamang ang may alam niyan. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya ana. Kumisan, kahit hindi malubha ang sakit mo, kung dinidibdib mo, parang palagay mo nag-aagaw buhay ka na lamang. Parang palagay mo wala ka ng kapag-apag-asa. Parang palagay mo patay na, patay na, patay ka na. Ngunit, kapag binuhay ng Ama, ang pag-asa mo, may magagawa nga pala siya. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. Mula sa aklat ni Isaias naman, balikan natin. Ang lahat ng tao'y mapapahiya ang mga palalo. Pawang ibababa at itong si Yahweh na makapangyarihan ay dadakilain sa kanyang paghato. Sa pagpapakita niyong katarungan ay makikilalang Diyos na banal. Kawawa kayo mga makasalanan na hindi makaalis sa inyong kasamaan. Sinasabi ninyo, dali-dalian mo nang aming makita ang iyong gagawin. Maganap na sana ang panukala mo. Banal ng Israel nang malaman namin. Kawawa kayo mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama. At ang masama naman ay minamabuti. Ang kaliwanag ay inaaring dilim at ang kadilim ay liwanag ang turing. Mapait na abdo ang sabi matamis, at ang matamis ay minamapait. Kawawa rin kayo mga may akalang kayo ang marunong at matatalino ang inyong palagay sa inyong sarili. Kawawa kayo mga nangunguna sa pag-iinuman, mga dalubasa sa gawang maghalo ng inuming alak, iba't ibang matapang na paglagok at nilalagok. Iba't ibang paglagok sa lahat ng tapang na nagpapatapang
sa katauhan ng tao. Mga salitang nagbibigay. Iba't ibang salita, iba't ibang panlasa. Parang alak na nakalalango sa buhay ng tao. Iba't ibang lasa, iba't ibang tamis. Iba't iba ang tapang. Subalit, sa iba't ibang yaon, iisang Diyos na nagbibigay ng lasa. Lasa sa pananaw ng tao, sa pag-iisip ng tao, sa damdamin ng tao, isa lamang ang tunay na nagbibigay panlasang mainam, panlasang tunay na nagpapatamis sa buhay. Buhay ba nga, Ma? Walang karunungan, walang kaalaman ang sinuman sa kabanalan. Subalit ang amang pinagmulan ay pawang banal ang kaalaman. Pawang kabutihan ang dulot kaninuman. Kaya't humingi kayo ng kaalaman at kamalayan bukol sa kanyang kabutihan at babahaginan niya kayo. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya ana. Kailan ba dumating sa buhay mo ang halos masabi mo, Diyos ko, bakit nangyayari ito sa akin? At bakit mo ito naitatanong? Kapag may naranas ka, nawala ka ng masambit, kundi yaon. Ngunit kapag napagtanto mo, bilang tao mali pa lang sinasabi mo. Bakit? Sapagkat alam mong mabuti ang Diyos mo, bakit mo tinatanong ba't nangyayari sa iyong ganito? Bagkos magtanong ka, sa halip na magtanong ka, ang gawin mo ay manalig kang ano man ang pinangyayari sa iyo, ay maari kang bigyang lunas, buhayin, at pagalakin. Sapagkat ano man ang iyong mga binabata, ano man ang iyong mga binata, alam mo, tao kang walang kakayanan kung wala kang Diyos na magbibigay kaya. Dahil ang iyong kakayanan ay may hangganan. Dahil ang iyong karunungan ay may hangganan. Dahil ang iyong lakas ay may hangganan. Dahil ang iyong buhay ay may hangganan. Subalit ang Diyos mo na nagsayo ay bumuhay, na sayo ay nagbigay buhay. Walang hangganan ang kanyang lakas, ang karunungan at kapangyarihan. Subalit may hangganan ang pagpaparaya at pagbibigay. Kaya kung di ka abusadong nilalang, kung di ka palalong nilalang, sabihin mo, Panginoon, nararamdaman mo ang nararamdaman ko. Nababatid mo ang dinaranas ko. Saksi ka sa buhay ko, batid mo isip ko. Nalalaman mo ang makabubuti sa akin at ang kakayanan ko kung hanggang saan ito. Buhay bang Diyos! At anong gagawin mo pa? Isinusuko ko sa iyo yamang ikaw ang aking Diyos na kinikilala, tinatawagan, pinagsusumamuan at ibig
paglingkuran. Buhay bang Diyos! Eh, paano mong sasabihin ang ibig paglingkuran kung ayaw mong maglingkod at ang ibig mo'y ikaw na lamang ang pinaglilingkuran? O paano mong sasabihin ang isinusuko ko ang aking sarili kung ayaw mong sumukot magpakababa at ang kataasan ay nasa iyo pa rin? Paano mong masasabing, eto ako, Panginoon, naniniklod sa iyo't nagsusumamo kung ayaw mong magpakababa? Kaya't ang lahat ng mainam at mabuting kataga ay masasambit mo lamang kung kinikilala mo ang Diyos mo'y kabutihan. Buhay bang Ama! Sapagkat alam mo, mahiwaga siyang tunay, mahimala siyang ganap, at puspos siya ng liwanag. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. At narinig niyo ang pagbasa. Hinanap siya. Hinanap ang anak. Hinanap ng ibig magsigaling. Kaya naman, nang masumpungan ang kagalingay na kamtan. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Nabalitaan lamang ng babae nagdurugo. Na parabagang sinasabi, hindi kita nakilala noon, sana nakilala kita agad. Sana hinanap kita agad. Sana napabatid sa akin agad. Naubos mo ng lahat ng aking mayroon ako. Nakabuhayan. Iba't iba na ang tinunguhan ko. Wala pa rin kagalingan. Kaya anong ginagawa? Nagsusumiksik, nakikipagsiksikan upang makalapit. At kahit sa dulo ng baro ay nananalig, nagagaling. Mga minamahal ko, kahit maabot nyo lamang ang inyong kamay sa inyong Panginoon, kahit hindi nyo mismong mahawakan ang inyong Panginoon, ngunit sa inyong pananalig at pananampalataya, igagawad sa inyo ang taglay na kapangyarihan upang maramdaman nyo na kumikilos sa inyong buhay. At mararamdaman nyo ang espiritu ng katotohanan na kumikilos sa inyong lupang katawan. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. At kung inyong narinig, hindi pinakinggan ng mga tao, hindi pinakinggan ng sinambit, tuloy-tuloy, at maging ang inaasahan, tuloy-tuloy, tandaan ninyo, ang taong mananampalataya at ang pinananampalatayanan, kung kapwa iisa sila, may igagawad sa kanila. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Kaya't ang kabaliwan sa tao ay katinuan sa Ama. Sapagkat dumating, patay na eka, patay na. Wala na, patay na. Subalit, hindi sa patay. Siya'y natutulog lamang. Kaya't anong ginawa? Ineng, bumangon ka. At bumangon ang sinasabing patay. Kung marinig mo ang tinig ng Ama, ikaw na taong namatay na ang pag-asa, bumangon ka. Bumangon ka. At ibibigay sa iyo ang buhay na buhay mo at pag-asa sa buhay mo. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. May nakatalabang pinalagok
may sinabi bang inumin mo ito? O dili kaya ay hinarap na, o inumin mo ito? Sa babaeng nagdurugo? O hinawakan ang dulo ng baro at kumilos ang kapangyarihan at ang pananalig ng babae, nagkatugma na kapwa may nagawa. Buhay bang ama! At yan ang pawang katotohanan, mga inibig ko. Ikaw, kayo, kayong lahat, kilala ng ama, saksi siya, kung anong damdamin nyo, kung anong isip nyo, talastastaro, nalilirip na ganap. Kaya't halik kayo, manalik ka. Patuloy na gawin mo sa puso mo'y damhin mo ang ama na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa mga daranasin at dinaranas mo, nanak niyang minamahal, at ang lahat ng tao'y minamahal. Hindi lang ilan, kundi lahat ng anak ay minamahal. At hindi ito nararamdaman lahat ng mga anak na tinatawag. Ngunit ang ama, pinadarama niya lahat, sa lahat ng mga anak niya, ang pag-ibig, ang pagmamahal niyang ganap. Kung lahat lamang ng tao ay tunay ngang mabuti ang layunin ng bawat isa, walang dahilan para maglaban-laban, walang dahilan para mag-away-away, walang dahilan para magsiraan, walang dahilan para magpagalingan, kundi gagawin ang alam nilang ibig ng ama at kalooban niya upang ang magagawa niya ang mapakita sa kanila. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? Totoo bang Diyos? Minsan, sa dating buhay mo, hindi ka makapagninilay ng ganyan at hindi mo maisip ano. Kaya, mari nga, talagang hindi ka na manunood ng mga sinasabi ng mga politiko eh. Kasi, natanong ko, Panginoon, kung talagang lahat sila ay maganda ang layunin at hangarin, bakit hindi ikaw ang pangibabawin? At ikaw ang sundin? Para na sa gayon, wala silang pataasan, pagalingan at laban-laban, siraan. Di ba maliwanag ang nakatala sa banal na aklat eh? Huwag mong husgahan ang kapwa mo. Kung ano ang ginawa mong paghatol, siya rin gagawin sa'yo. O paano nangyayari na mahal ka ng kapwa mo? Ang lahat maganda ang layunin. Gustong makatulong sa bayan, sa mamamayan. Isang pangako yung binalik sa akin ng Gunita, hindi man kasi ako nanonood ng TV. Sa loob ng 6 na buwan, mawawala ang sino na nga ko noon. Hindi na ako magtutukoy ng pangalan. At ngayon ito na naman, marami na namang nangangako. Nang sabi, kapag sila ang nanalo, gagawin ay ganito, gagawin ay gayon. Alam niyo po ba, mga minamahal ko, tatandaan niyo, gaano man kabuti ang layunin at hangarin ng tao. Kapag may halong kayabangan, hindi na pangyayari.
kapag may halong kapalaluan, hindi natutupad. Kapag may halong pagmamagaling, hindi mangyayari't mapatutupad lahat. Sapagkat ang tao'y may hangganan ang kakayanan. Kaya't ipanalangin ang bawat isa, manalangin ang bawat isa na tunay na banal na layunin at mabuting layunin ang pag-ariin at pumatnubay ang Ama. Nang sa gayon, ang mamamayan na ibig na paglingkuran sa tama at mabuti ay matupad ang magagandang hangarin. Buhay bang Diyos? Yan ang pawang katotohanan. Walang magaling na tao na lahat ay kayang gawin. Hindi mo kayang baguhin ng sino man at di mo mapagbabago si Pedro at Juan. Ngunit alam nyo ba, ang lahat ng tao na lumalapit sa Panginoon ay mapagbabago niya sa kapangyarihan niya. Buhay bang Diyos? Kaya dapat manalangin, ipanalangin ang lahat ng kapwa-tao. Huwag lang ang sarili. Kapag magandang layunin mo at hangarin mo, gumawa ka ng gumawa na huwag magsalita. At bayan mo na ang Ama ang sa iyo'y pumatnubay at kapwa mong makakita sa mabuting ginagawa. Ngunit hindi nga maaring di sila magsalita sapagkat kailangan nilang mangako sa kapwa. Kaya ipanalangin niyong ang lahat ng pinapangako nila ay matupad nawa. Buhay ba ang Ama? Ang lahat ng mithiin ay tunay nga na mula sa puso at maghari ay pag-ibig. Nang sa gayon, kayong mga mamamayan na kahit sino mang manalo, wala namang kayong pakialam na. Diba? Kahit sino manalo, dahil hindi naman kayo doon naasa sa mga nanalo, hindi naman kayo pwedeng hindi maghanap buhay. Hindi naman kayo po pwedeng hindi gumalaw. At hindi kayo maaring mabuhay na buhayin ang mga nananalo na lahat ng kailangan nyo'y sila magbibigay. Kundi gagawa pa rin kayo, maghahanap buhay pa rin kayo. Kaya sama-sama, sama-samang pananalangin ng pagkakaisa. Yun ang pinakamaganda, sama-samang pananalangin ng pagkakaisa at pagkakamabutihan upang ang lahat ng maganda at mabuting layunin ay mapangyari ng Ama. Buhay bang Ama? Sapagkat marami ang nagahangad ng mapabuti ang bawat isa. Ngunit tulad ng narinig ninyo, sa baluktutang diwa, sa baluktutang isip, ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. At yan ang mundo. At wala namang tao magaling na hihigit pa sa Ama. At walang tao banal. Lahat ay nagkakasala at nagkasala. Ngunit kung tunay ka ng may takot at tunay ka ng kumikilala sa nakakatakot na may-ari ng buhay mo, hindi mo kayang linlangin ang sarili mo na magmamaangmaangan ka. Alam mo namang hindi ka makapaglilihim sa Kanya ng nilalaman ng puso mo at damdamin. Buhay bang Ama? Kaya, huwag na kayong makihalahala sa laban ng sino man, kundi ang gawin ninyo, manalangin para sa isa't isa. Kung tinuturin niyong kayo yung mga kapatirang divine mercy, na bukal ng habagat, awa at may pag-ibig, tandaan ninyo, kayo'y tagapakinig, ngunit hindi kayo tagahaton. Kayo'y tagasubaybay ng pangyayari sa daigdig, ngunit hindi kayo at wala kayong karapatan na kayo magsaayos ng daigdig. Buhay ba Ama? Bagkos, may magagawa kayo kahit wala kayong kakayanan, kahit wala kayong maibigay na anuman salapi at bagay. Ang mahalin at panalangin ang inyong kapwa.
Buhay bang Ama? Ang hindi ninyo kaya na naibibigay ng iba, bagay sa lapi, kung wala kayo nito, mayroon pa rin kayo magagawa, mayroon pa rin kayo maibibigay ang inyong pananampalataya at pananalangin para sa kapwa-tao. Buhay bang Ama? Kaya nga, ang babaeng dinurugo sa tagal ng kanyang karamdaman, nang nagtanong, anong ginawa? Nagpatira pa. Sa pag-aakalang nagtanong, mapapahamak pa ang iba. Nagpatira pa. Nagpakababa. Yung iba, kasalanan na. Hindi bali mapahamak ang kapwa, wag lang siyang mapahamak. Buhay bang Ama? Itatatwa. Ngunit paano ang konsensya mo? Nakalaban mo ito? Sa pananahimik mo na may napahamak na kapwa mo, paano ang kapalit na ganti sa'yo? At ito ang dapat katakutan ng tao, yung sisingilin ka nang walang maililihim sa kanya. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo sa di binabagabag ng konsensya at di kayo ginugulo ng sariling isipan nyo. Sapagkat alam nyo, ang mahiwagang Ama ang siyang pinananaligan nyo na kumikilos sa buhay nyo at alam nyong siya ang papatnubay sa mabuting inyong layunin. Buhay bang Ama? Kaya nga, magtiwala kayong patuloy, manalig kayong ganap, anuman ang inyong dinaranas, patuloy niyong ibigay sa Ama na buong kababaan at buong pagsuko upang mapakita niya ang mahiwaga niyang magagawa sa inyong buhay. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Sapagkat ang mithiin ninyo ay huwag yung panandali ang aliw, panandali ang sarap, panandali ang ligaya, panandali ang ginhawa. Ang mithiin ninyo, yung maluwat na ligaya, maluwat na kasiyahan, maluwat na kaginhawahan ng isip at damdamin dahil ang Ama ang inyong pinangi ngibabaw. Buhay bang Diyos? Kaya, kung sa unay paghihirap, tulad ng agaw buhay na anak ni Jairo, at ang babaeng dinurugo na 12 taon na nagbata ng ibigay ang hiwaga at himala na parang lahat at naginhawahan ang pakiramdam. Kaya't kung inyong susuriin, nagbata man, may binataman, may tiisin man, nang binigay ay kay gaan at kay sarap naman. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Kaya't huwag kayong magmithi o maghangad ng mabilis na pagtanggap na madaling nakuha na pagkatapos ay paghihirap naman ang kapalit. Paghihirap ng isip, paghihirap ng loob. Subalit, ang pinaghirapan ninyo nang ibigay ang kaginhawahan, tunay na kaligayahan. Nek aramenya hanam, nek aramenya hanam, nek arameneya hanam. Walang pinagkaiba sa pananampalataya mo. Habang pinagmamasdan ka't ikaw naman ay pilit na nagnanasang magbagong buhay sa dinami-dami mong mga pinagdaraanan, halos kung minsan eh, hindi ka na mapahinga. Isip dito, isip doon kung anong gagawin mong hanap buhay.
Isip dito, isip doon kung paano ka magtatagumpay. Isip dito, isip doon kung paano ka gagaling. Nalilimutan mong ang dapat palang isipin mo, kilalanin at tanggapin ang magbibigay sa iyo ng kaginawa ng isip at kalooban at nang masumpungan mo, masasabi mo pang, Panginoon ko, katagal kong nag-iisip-isip, karami kong mga iniisip-isip, ikaw lang pala ang paraan para ako'y guminawa ang lahat ng pinaghihirapan ng isip ko at ng loob ko. Walang tunay na lunas at walang magbibigay na tunay na lunas sa anumang dapat lunasan, hirap at sakit, karamdaman, pagdurusa, paglagok ng mapait at mga kabiguan, kundi ang Diyos ng tagumpay. Nek haramenya hanam, nek harameneya hanam, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't sabihin nyo, Panginoon, batid mo kung ako lamang bilang tao'y marupok ako. Ngunit ikaw ang magpatatag sa karupukan ko. Batid mo bilang tao'y duwag ako. Ngunit ikaw ang magpatapang sa kaduwagan ko. Hindi para makipag-away at makipaglaban-laban, kundi upang sa hamon ng buhay ay maging matapang. Batid mo na kung ako lamang ay mangmang ako sa karunungang ikabubuti ko dahil mabulusok ang isip ko, mabilis magdesisyon ako. Ngunit ikaw, gawin mo kong mahinahon at ang tamang desisyon sa aking buhay ang siyang aking magawa araw-araw. Tingnan ninyo, kung hindi matuto kayong maglimi, matuto kayong magtimpi, at matuto kayong maghintay. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba Ama? Masaya ba kayo? Kaya't anuman yung pansamantalang pinahihiram sa inyo, gamitin nyo sa maganda ang bawat pinahiram. Ano man ang biyayang pinagpala kayo, gamitin nyo sa mabuti na makabubuti pa. Huwag nyong maging daan ang mga nakamtan nyo para maging kapalaluan at para makaligaw upang sa bandang huli, huwag kayong magdusa sa ginawa nyo sa buhay. Bagkos ang lahat ng ito ay maging paraan para lalo nyong maramdaman ang ligaya ng buhay. Buhay ba Ama? Kaya sa inyong lahat, masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Tingnan nyo nga katabi nyo. Ilan taong ka na? Oh, 78 po. Ba't umiiyak ko? Laki na ng bonus mo, no? Ilang taong pa gusto mo? Ah, maganda ka sumagot. Kaya huwag kang iiyak. Bahala ka na, Panginoon. Bahala na ang Panginoon. Bahala pala ang Panginoon. Ba't umiiyak ka? Dapat pag pinagkatiwala mo at binahala mo sa Panginoon, nakatawa ka, Panginoon. Panginoon! Kaawaan mo ako, Panginoon. Kaawaan mo ako. Batid mo ang sakit ay nadarama. Nakikita mo ang aking pagdurusa. Ikaw ay aking Diyos na pinagmulan.
tunay na may-ari ng buhay at tuwir ang nakababatid ng makabubuti sa akin. Panginoon, nilalaan ko sa iyo ang bawat araw ko maging ang gabi ko na nabubuhay ako dito sa mundo. Gawin mong marapat na maging dapat ako bilang iyong anak na minamahal mo at digi-kilim. Pagkat ang nasa ko'y makilalang lubos ka, pakilala ka, Ama, ng aking madama, na di ko kamti ang may bang isipan na ako'y magulot malito bilang ako'y tao. Panginoon, naririto ako, handang magmahal yamang itong ibig mo. Kaya't buhayin mo ang pag-ibig ko sa pusong taglay ko, na ikaw ang may bati, bawat pintig nito, bawat tibok, na ikaw lamang, o Ama ko, ang magbibigay sa akin. Panginoon, kawan mo ako. Buhay ba ang Diyos? Tanda ninyo, kayang gawin ito ng Ama. At kaya rin ninyong gawin ito kapag ang Espiritu Santo ay taglay ninyo. Sapagkat ang Espiritu ng Karunungan ang siyang magtuturo sa inyo para ilapit kayo sa pinagmulan niyong buhay at pinagmulan ng Espiritong dapat ninyong maging taglay. Buhay ba ang Ama? Kaya sa dating buhay mo, nagdudumali, nagmamadali ka, inis na inis, ba't ganito ako, ba't ganyan, nakakahiya naman, paengkang-engkang ako, pinagtatawanan ako. Ngayon, wala ka nang iniisip na pinagtatawanan, wala kang pakialam, sapagkat ang mahalaga, kinakaya mo at nakakaya mo ang nakakaya mong binigay ng Diyos sa'yo dahil siyang kasama mo. Buhay ba, Ama? Natanggap mo at tinanggap mo na ikaw ay may ganyan at ikaw ay gayon dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos mong sa'yo'y kapiling araw at gabi man. Habang may buhay, maliwanag ang tinuran, may magagawa ako sa'yo. Buhay bang Ama? Kaya't kung sa dating buhay mo at dating pagkatao mo, wala ka nang ginawa't wala kang ibig gawin, kundi ang isipin ang sakit mo, isipin ang buhay mo, isipin ang lahat ng nakakagalit, nakakainis, ang mga nanggagalit at ginagalit ka para ikaw ay mawala sa kabutihan. Ang isipin mo na ngayon, ang Diyos mong nag-aalis ng galit mo, ang Diyos mong nagpapasaya sa'yo, ang Diyos mong magpapalakas sa'yo, ang Diyos mong magpapaligaya sa'yo, ang Diyos mong mag-aahon sa'yo, ang Diyos mo na may magagawa sa'yo habang may buhay. Buhay bang Diyos? Kaya, ang dating isip mo na bago't na iba, ang dating loob mo na iba't na bago dahil sa Diyos mong tinanggap ng isip mo, tinanggap ng puso mo, tinanggap ng buong katauhan mo, ang Diyos Espiritu. Ne karamenya hanam, sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran,
malubos ang sa inyo'y kagalakan o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig, sapagkat alam nyo ang inyong Diyos na mapagmahal ay di kayo babalisahin, hindi kayo titigatigin, hindi kayo mababahala dahil mayroon siyang magagawa. Dahil alam nyo, hindi niya kayo ibig manimdim, malumbay masakitan at magdusa sa buong panahon. Kaya't ibinibigay ang takda ng kagalingan at kaginhawahan ng katawan, ng pisikal mong katawan. Ne karamenya hanam, ang may pandinig ay nakarinig, kaya't masasambit mo sa kapwa mo. Kay buti ng ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magtulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, salita niya ay buhay na buhay. Manalig ka, anak na mahal, upang magtibay ka. Liwanag ay manahan. Ne karamenya hanam. At pakatanda ninyo, walang magbubukas diwa sa inyo upang makaunawa ang diwa nyo, upang mabuksan ang isip nyo sa larangan ng kabanalan at kabutihan maliban ng Diyos na nagbibigay ng liwanag. Ang naghahasik ng mabubuting binhi na siyang nagpapagaling ng anumang uri ng karamdaman at nagpapalaya ng anumang pagkaalipin. Ne karamenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ne karamenya hanam. Pakatandaan ninyo, sa pagtanggap sa Espiritu Santo, walang nakababaliw at di ka mababaliw, ngunit ang pananaw ng kapwa mo'y isa kang baliw. Pakatandaan ninyo, ang pagtanggap sa may kabutihan at hindi kasamaan, ngunit ang pananaw sa iyo ng taong masama, isa kang masamang nilalang.
Pakatanda ninyo, ang humuhusay at nagpapaayos ng buhay ninuman ay walang dilit iba kundi ang nagbigay kaayusan. Kaya't kung siyang nasa puso't isipan nyo, maayos ang inyong pakiramdam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamendeya hanam, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pakatanda ninyo, sa mga tumanggap at kumilala na nagbago ang diwa at loob, nagpakababa at nagpapakababa, subalit ang paghamak ng kapwa ay gayo na lamang sapagkat hindi ka maunawaan. Ngunit at pasubali, mapapalad kayo nang umuunawa sa inyo'y ang pinagmulan ng inyong buhay at nagtatalaga ng mainam at mabuti niyong isip at kalooban. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam. Kaya itatalaga kayo sa mahimbing na pagtulog at pagmulat ng inyong mga matay, maliwalas ang pakiramdam, panatagang isipan, payapang tuwiran. Mabuti ang kalooban, maganda ang layunin, sapagkat kayo'y iisa ang nag-uugnay. Diyos ng kabanalan, banal na espiritu sa ibabaw ng mundo. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karameneya hanam, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos! Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Una ka. Tingnan ang katabi, tingnan ang katabi. O, sabi nyo, kumusta ka kay Kristo'y masaya? Ipalakpak ang kamay upang kayo ay sumaya. Alin na kayo at magnilay na? Sino baga ang may kaligayahan? Kapag natatawa ka, nasayang-saya, di ba ikaw rin? Ngunit kapag ka, yung nadarama mo, hindi mo naintindihan paano ka sasaya. Kaya upang mapatotohanan ang Panginoon ang nasa inyo, aba, patag na kalooban, payapang kaisipan, malinis na kaisipan, mabuting kaisipan, mabuting layunin, mabuting adhikain, at huwag niyong ipalagay na kayo'y magaling, kundi ang Ama ang magaling. Buhay bang Diyos! Kaya lamang, pinagaling na kayo ng pagtanggap ninyo. Kaya ang isip nyo'y naiba, gumaling. Gumaling ang dati mong magulong isip, maruming isip, mabahong pag-iisip. Pinagaling. Pinagaling ng Diyos na yung tinanggap. Kaya iba yung kaligayahan. Dahil gumaling ang iyong katauhan, pinagaling ng banal na yung tinanggap. Kaya, tingnan nyo ang katabi nyo. Kapatid, hindi tayo mga baliw, ano? Buhay bang Diyos? Ano yung sagot? Baliw daw ba kayo? O, tabi-tabi uli, sa kabila naman. Kapatid, huwag ka nang mag-isip. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Bago mo sabihin ang sasabihin mo. Kaya taong may pag-iisip, nagninilay ka bang ganap? Nagsusuri kabang ganap, nagdarahok man ang iyong isip. Ibibigay ng Ama ang sayo'y kagin, hawahan, kaga, lakan, kati,
katigasan. Katigasan ba ng loob o katigasan ng paninindigan? Dahil alam mong si Diyos na buhay. Naninindigan kang si Diyos mo, si Diyos ng lahat na may magagawa sa iyong buhay. O tingin sa katabi, tingin sa katabi. Kapatid, gusto mo bang sinasabihang baliw? Anong sagot? Aba, eh sino bang gusto mo sinasabihang baliw? Ade, sabi ko, ikaw ang baliw. Nag-awas sila. Kasi sinabi, baliw. Ikaw ang baliw. Eh, pabayaan mo na lang. Kung ang tingin sa'yo, baliw ka. Kung di ka naman baliw, edi bayaan mo na lang. Tama ba? Ngunit, alam niyo ba? Kapag ayaw magpatalo ng tao, eh, talagang lalaban at lalaban eh. Eh kung walang magpapatalo, paano na? Kaya dapat, kung may isip ka, kung may takot kasama, bayaan mo na, magpatalo ka na. Bayaan mo na yung kapwa mo magaling. Bayaan mo na. Di bali nang sabihin, duwag ka. Di bali nang sabihin, tanga ka. Ang mahalaga, wala kang kaaway, wala kang galit. Wala kang kagalit. Baka sa galit niya, mahimatay siya. Makomatos pa. Kawawa naman. Kaya ikaw na lang. Ikaw na magpakababa. Nakasagip ka ng buhay niya. Masaya ka. Buhay ba, mama? Masaya ka. Tandaan niyo, masaya ka. Dahil hindi ka nagpakagalit sa nanggagalit sa'yo. Dahil hindi ka nanakit sa nananakit sa'yo. Dahil hindi mo iniisip ang nag-iisip sa'yo. Dahil ang gusto mo, ang Diyos ng pag-ibig. O di masaya ka. Masaya ka. Samantalang, yung nanggagalit at nagagalit sa'yo ay nangingit-ngit. Yung nang-iinis at naiinis ay nangingit-ngit. Ikaw, wala lang. Parang hangin nagdaraan. Di mo nakikita. Wala ka nakikita. Patay Malaysia. Buhay ba, mama? Buhay ba, mama? Kaya, eh, ano ba? Sabi nga na, so what? So what? Sabi ng English pa, so what naman? Kapangit ma. Buhay ba ang Diyos? Para naman si maganda, no? Huwag ganun. Huwag yung parang may patutsada. So what? English spoken pa eh. Alam ng tanga yung sinasabi. Sinabi pang tanga. Sinabi mang baliw. Eh, sino kaya mas baliw? Pag halimbawa, nakasalubong ka ng baliw. Baliw. Sabi mo, eh, sino kayang masigit na baliw? Ikaw na nagsasabi sa kanyang baliw na wala siyang isip, o ikaw na, o siyang wala mang pakialam. Lakad ng lakad. Ay, Diyos ko, eka, baliw na yan. Lakad ng lakad. Eh, alam mo, walang baliw eh. Diba sinasabi mo pa yung lakad ng lakad? Eh, bigyan mo ng pera. O bigyan mo ng sasakyan. Kung ayaw mo lakad ng lakad. Di ba ka? O, bigyan mo pagkain. Kung ayaw mo ng namumulot. Eh, kaso, ay, baliw na yan, karumi. Uy, baliw na yan, karumi. Eh, wala mang ginawa. Wala mang nagagawa. Eh, sasagot naman. Eh, baka po, eka, pukulin ako. Naku po, pukulin o ayaw mo. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, tanda ninyo, ang pumapatol sa baliw, masigit na baliw. Ang pumapatol sa lasing, higit pa sa lasing. Ang pumapatol sa walang maiisip at walang pag-iisip, masigit na walang kaisipan. At ang sumasabunot sa kalbo, ewan ko. Diba? Ano sasabunutin mo sa kalbo? Eh, wala nga siyang buhok. At pag binalingan ka ng kalbo, sinasabunot mo, makapalang buhok mo, lagas lahat yan, tulad kang kalbo. Makakalbo ka rin, sabi sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, napakabuti ng Ama. Lahat ng anggulo ng buhay ng tao,
ay batin niya. Lahat ng isip, sa sulok ng isip mo, natatarok niya. Natatalastas niya, nababasa niya. Sabi nga, inisip mo palang papunta roon, Eka, pabalik na ako. Nasa lubong na lang kita, di mo ako nakita. Ngunit ikaw paparoon, ako'y pabalik na. Kaya galugad ang daigdig, palang nakasisilay. Ikaw sino ka para humatol sa kapwa-tao? Buhay bang Diyos? Mga minamahal, kaya pakatanda ninyo sa bawat araw kung tunay na mabuti ang layunin ninyo, kung tunay na magandang hangarin ninyo, ang sasabihin nyo lagi ay maganda at mabuti upang sa maganda at mabuti nyong sinasabi, laging maganda at mabuti ang nangyayari. Buhay bang Diyos? Sabi mo to sa anak mo, ay, demonyo ka talaga. Diyos ko, demonyo ka talaga. Ay, demonyo pala eh. Demonyo pala. Kaya, huwag ka na magtaka kung dinidemonyo ka. Ay, demonyo nga eh. Ano sabi mo? Ay, Diyos ko, huwag kang paggamit sa demonyo, anak. Diyos ko. Diyos ko, demonyo. Lumayas ka na, lumayas ka na. Sabihin mo, ay, kabait ng anak ko. Kabait, hindi yung sama mo. Ang sama mo, nanggigigil ka pa. Kaya sabi nung anak mong masama, mabuti nga sa'yo, mabuti nga sa'yo. Eh, masama nga siya eh. Ano? Alam niyo ang Panginoon ay may reverse psychology. Ano ba? Alam niyo ba yung reverse psychology na tinatawag? Reverse psychology. Yung natatakot, anong gagawin mo? Patapangin mo. Natatakot na nga eh. Alam mo, takot sa multo eh. Wala namang multo. Andiyan na yung multo eh, ka. Loko-loko. Di baga. Alam mo, takot sa kalatsing. Kinalantog mo pa. Oh, hindi ba kang nananadya? Ganyan ang tao. Kung ano yung alam na kinagagalit ng kapwa siyang ginagawa, kapag sa kanya naman tumama, ay ano? Anong ginagawa? Halos sa bunutan ng ulo. Kaya kung minsan, sarili mong sinabi, sarili mong ginawa, ikaw rin ang magdurusa. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Ngunit dahil ang Ama ay maganda at mabuti ang layunin, pakatandaan nyo, wala siyang pinagsisihan sa lahat niyang ginawa niya dahil hindi siya nagkasala kahit kaninong tao. Tao ang dapat magsisi, magsumamo, magpakumbaba, magpakababa, maghingi ng tawad sa kanya upang sa kanya ay makadama ka, makakilala ka, at makita mo ang mga mahihiwaga at mahihimala niyang gawa. Buhay bang Diyos? O, tingnan nyo ang katabi nyo. Tingnan nyo ang katabi nyo. Balikan natin siya. Kumusta ka na? Ay, salamat naman. Mabuti. O, palakpakan ka. Palakpak. Ayan. Ilang taon pa ang gusto mong mabuhay ka? Ay, kagaling mo talaga sumagot. Hindi ka na yata umiiyak, ano? Ayan. Taas mo nga, taas mo. Taas, taas, taas. Isa, isa, isa. Yun, may pares kayo. Ano? Ano? O, taas, 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 taas. Ayun. O, 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 o. Ayan. Alam nyo, kahit naman ganyan kayo, eh, buhay pa naman kayo. Walang yaka po, Koncheng. Kaya kami naririto eh, para magpagamot kami. Sasabihin mo kahit ganyan kami, buhay pa naman kami. Eh, ano naman ang ibig mo sabihin ko sa'yo? Umiyak ka na lang dahil ganyan ka. Ang sasabihin ko sa'yo, lumaban ka para gumaling ka. Buhay bang Diyos? Oh, ano? O ikaw? Ano? Anong pangalan mo? Ano?
Malinaw na. Malinaw na rin ang isip mo. Malinaw naman po, Eka eh. Di naman nalalabo, ano? Iayos natin sa salamin. Mamukhang nakapaling. Ay! Sadya pa lang. Teka. Ayun, lumabas ang ilong. Paling kanina eh. Hindi ka ba nahihilo nun? Nakapaling ang... paling na natin. Hindi ka pala na eh. Ibalik natin paling. Pabalik natin. Okay na. Sige, okay na. Di ba kaya dalawa yung kuntel para pantay? Di ba? Kumisa tayo, tagibang ang isip ng tao eh. Ano? Tagibang. Para bang bangka na tumatagibang, malapit ng tumiyak. Dapat. Parang nagbablas ka yata. Ha? Nagagalit ka ba? Naku, huwag kang magagalit at di ka gagalit. Bahala ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano? Namumula ka kasi. Nagigirosy chicks ka tuloy. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay. Noon, ngayon at kailanman. Ayan! Tumawa kayo. Tawa. Kaya lang. Tingnan ko nga yung tawa ninyo. Nakamas talaga tayo. Ayun. Huwag kang magmamas. Sandali lang. Wala ka naman COVID eh. At wala ka rin COVID. Stroke eh. Pero, magtitigan kayong dalawa. Magtitigan kayong dalawa. Tumitig ka, hindi mo siya liligawan. Matanda na eh. Titig. Tumitig ka sa kanya. Ikaw, bungi? Tingnan ko. Siyang iwi. Ang buhay nga naman, ano? Tingnan nyo. Ikaw ay bungi. Siya naman ay ngiwi. Magka-partner, ano? Magka-partner. Alam nyo, kung pupunta kayo sa isang lugar at mag-aakay kayo, sasabihin ng tao, Diyos ko naman, kawalas naman Eka, anong dalawang mag-asawa na yon? Isa Eka ang ngiwi at isang bungi. diba? Alam ko, ayun, ay, may isip siya. Manahimik ka, Eka, manahimik ka. huwag mo nang kahiya. Parinig mo na sa akin. Naririnig ko naman kahit nandito. Manahimik ka, Eka. Huwag mo na, Eka, sasabihin. Alam niya, Eka, yun. Alam. Lakas, ano? Lakas. Tawa pa ulit. Ay, kaganda. O, ikaw naman, tumawa ka. Tawa. Ganyan na lang ang tawa mo? Sabi mo, yan ang gamot. Alam nyo, yan ang gamot. Sa inyong mga na-stroke, yan ang gamot. Tawa! Buhay ba ang Diyos? Hindi yung... Anong pangalan mo? Lilia! Eka! Nako! Ang gagalait pa. Bubulol-bulol pa nun. Lilia! Nakita kita! Huwag kang magsisinungaling! Totoo hindi! Hindi ko ba... Eto na, sabi. Anong pangalan mo? Ha? Mikey? Okay. Ano? Tingnan mo, tinuturuan ka pa. Yan! Tingnan mo, ilakas mo, Eka. Ilakas mo. Mikey po ka mo. Ikaw, sabi mo, yan! Diba? Ganyan ang buhay.
O ngayon tumatawa ka, anong pakiramdam mo? Maginhawa. Ngayon hindi ka umiyak, anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo ngayon? Anong pakiramdam mo ngayon? Maginhawa rin. Ayan! Huwag kang umiyak, huwag kang magalit. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Oo. Yan lang naman ang pinaka number one na gamot. Para kayo hindi lumalala ang sakit. Eh, kakaunti lang ang sakit nyo sa pag-iisip nyo ng masama. Sa takot nyong mga iniisip, lumalala ang sakit. Naku, hindi pa man nangyayari. Iniisip mo nang baka mangyari, kaya nangyari nga ito. At nang nangyari naman, may nagawa ka ba? Wala. Kaya dapat maging positibo na laging sa isip nyo, maganda, mabuti, tulad ng dinurugo, tulad ng agaw buhay, may nagawa ang Diyos na dakila. Eh, ba't eka sumisigaw ka pa, eka po, kunching? Para magising naman ang diwa. Eh, kung gising ang diwa mo, eh, dati tulog eh, tulog. Hoy, eka! Walang pakila. Hoy, eka! Pakila. Yung pala nagbibingi-bingihan, yung pala malalim ang iniisip, eh natapos na yung pag-iisip na ganun, binigla, ano ba, eka? Ano ba? Ganyan ang buhay. Minsan, kailangan mo manahimik. Minsan, kailangan mo magsalita. Minsan, kailangan mong tumawa. Minsan, kailangan mong magalit. Subalit sa bibig, huwag sa puso. Ngunit lagi-lagi, kailangan nyo magpuri, manalangin, huwag sa bibig, kundi sa puso. Buhay ba, Mama? Dahil itong pinakamahalaga na dapat ginagawa ng bawat isa. Ang manalangin, ang magpuri at magpasalamat dahil ikay tao na dapat laging nakakaalala, nakakagunita sa iyong sinasamba, tinatawagan, nakikilos sa iyong buhay na may magagawa na himala at hiwaga. Buhay bang Diyos! Oh, tayo-tayo na, tayo na! Taas ang mga kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Twina. Purihin. Purihin, purihin ka. Purihin ka. Ngayong panahong ito, kahirap nang makita ang totoong tao, lalo na sa mga pangyayaring perahana ang pagboto. Paano mo bang makikilala yung totoo sa'yo? Paano mo makikita yung tapat sa'yo? Sino may kasalanan? Mamamayan ba? Boboto ba? O iboboto? Ngunit, kung wala pa mang botohan, ang mga ibig maiboto ay gumagawa na ng kabutihan, kahit hindi na magsalita, yung taong totoo, yung mga totoong tao na may takot sama, ay hindi na kailangan
suhulan pa yan. Di na kailangang utuin pa yan. Dahil alam naman nila kung sino totoong mabuti at mapapabuti sa gagawing mabubuti. Ngunit sadyang ganito na ang panahon at ganito na ang mundo, ano dapat gawin naman ninyo? Magpakatotoo kay Sama, magpakatapat kay sa Kanya upang maitalaga kung sinong mga nararapat na hindi yung lokohan na nagpapaloko ang bawat isa. Nanloko ka, lolokohin ka rin. Manloloko ka, lolokohin ka rin. Loko-loko ka, yung matino di papatol sa'yo. Buhay ba nga, Ma? Kaya anong kailangan ngayon? Ang makapangyarihang pagdaloy ng Ama sa mga anak niya upang maging marapat, maging dapat, hindi yung kayo-kayo naglalaban kayo, kayo-kayo nagsisiraan kayo. Eh, boboto kayo, makikipag-away kayo. Yung pinakipag-away nyo naman, pag namatay kayo, di naman kayo palilibing. At ang iiwanan yung pamilya ay bubuhayin at ibibigay lahat ang kailangan. Bakit kailangan pa yung maglaban-laban at mag-away-away? Eh, kaya lang sadyang di nawawala sa tao yung sip-sip, yung mayabang. Ay, paglalaban yung kapwa niya. Pero, hindi paglalaban yun kung walang binibigay at walang naibibigay. Kung talagang sasabing mahal lang, kung talagang mahal mo ang tao, di mo ipapahamak, di mo ipapariwara, kundi yung alam mo nagkakamali, itatama mo. Yung alam mo nagkakasala, paaabutan mo. At sa gayon, kapag nagkaisa kayo, magiging maganda ang samahan nyo. Buhay ba nga, Ma? Kaya, tama na yung pag nakarinig nyo kay Pedro, sasang-ayunan nyo kunwari, pagtalikod naman, iba na naman, sasang-ayon ka rin, para kang balimbing kung kanino ka maharap, kakagat ka. Kakagatin. Parang balimbing. Yung balimbing, ganun eh. Kahit saan mo ibaling, yun natin yung pa rin eh. Pero, tanda ninyo, ang amay hindi bulag, hindi bingi, hindi patay. Kaya dapat, manalangin kayo sa mapayapa, matahimik, nahalalan, na walang laban-laban, naglalaban man kung sino ang manalo sapagkat kailangan may maglaban, ngunit huwag mag-away-away dahil sa hinihingi nilang karapatan, sa ginugusto nilang karapatan. Kaya kayo, mga kapatirang Divine Mercy, patotohanan ninyo na ang Diyos ang nasa inyo, makiisa kayo sa mabuting layunin, pagkakaisa sa mabuting layunin, panalangin walang humpay, nang sa gayoy maging mabuti ang halalan. Buhay bang Diyos? Hindi na yung, kunwari, magtatanong kayo, sino boboto mo? Tinitingnan mo lang pala kung sino. Eh dahil sip-sip ka, ililipat mo naman sa iba. Eh nauto mo naman yung kapwa mo, sinabi sa'yo. Dahil wala siyang alam eh. Tapos, ikaw, sa ginawa mo, nag-away-away ang tao. Ganyan ang nangyayari. Dapat hindi ganun. Kung alam mo makasasakit, huwag niyong gagawin. Kung alam niyo makasasama, huwag niyong sasabihin. Buhay ba nga, Ma? Kaya patuloy kayong makapagpupuri kung malinis at mabuti ang loob niyo, maialay niyo sa Ama ang purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka.
Kunching, kasama ba yan sa mensahe? Oo, paalala at pagunita sa inyo, sapagkat sa araw-araw, kailangan nyo magsuri, kailangan nyo magsuri. Hindi para kayo ay makiuri-uri, kundi para gawin nyo ang marapat na patuloy manikluhod, patuloy manalangin sa maganda't mabuting kaganapan. Upo na. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo ay naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Kain ka. Tawa ka na. May mabuting kalor sa'yo. Nagkaroon mo ng palapaisip mo. At huwag kang nag-iisip para hindi ka nagkukulamihan. No? Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatangpin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, hindi ko kayo bibigyan pagkaganyan kayo. Dito kayo, may kayo mga ba. Dito. Alis na. Halika. Halika. Sige, alis na. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkit ang gabing. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo ay may nakalaan. Mayroong magandang mangyari sa inyo, aking mga
na mahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mang... Oh! Meron na kayo. Sunod, sunod. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Bakit winig ka na, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Meron na kayo lahat, ha? Mayroong maganda mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong maganda mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Bunat mo, gumising ka. Pumilas sa labanan mo yan. Usap tayo mamaya, ha? Usap tayo. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat winig ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay po bang Diyos? Hindi mo kayang unawain ang mga nagaganap sa iyong buhay. Subalit may Diyos na magpapaunawa sa iyo sa mga nagaganap at pinangyayari sa buhay mo. Kung di mo ginusto ang magkasakit, may Diyos na mag-aalis ng iyong sakit. Kung di mo ginusto ang iyong paghihirap, lumaban ka at may Diyos na hahangos sa iyong hirap. Kung ikaw na ang gumagawa ng kasalanan mo, hindi kasalanan at hindi ginusto ito ng Ama. Kaya, bumangon ka at gumising ka at pagsumakitan mong makawala sa pagkakasala. Kung nagkamali ka sa buhay mo, sikapin mong maitama ito. At kung alam mo na ang pinaglilingkuran, tinatawagan mo, at sinasamba ay Diyos na makapangyarihan, lagi kang umasa, may magagawa siya sa iyo. Di lang sa iyo, sa mga mahal sa buhay mo, at sa buong kapwa mo tao, sapagkat iisa lamang ang buhay sa inyo. Kaya't ang buong pag-asa mo ay ilagak mo sa Diyos na buhay.
sa inyong lahat sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayo na taglay ang galak, ang tuwa at liwanag, at ang kapangyarihan na dapat ay sumainyong lahat. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na magbibigay sa inyo ng mabuting gabay at patnubay. Pagpalain kayo. Tayo na. Uwi na.